nandito po tayo sa pag-ulan ng yelo dito sa Kalakhang, Maynila. Kumusta na po ba ang lahat dyan? Actually, mahirap po maglakad pag maraming yelo. Andito po ako sa isang maliit na... Kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na at manood ka pa ng ibang videos para naman ma-inspired akong mag-upload pa ng marami. Hello guys! Magandang araw! Ohay gozaimasu! Nakikita nyo, nakabalot ako, diba? Ang ginaw kasi ngayon, ang ginaw-ginaw pa rin dito kahit March na. Ano kaya maging ganito sa Pilipinas? Ano sa tingin nyo? Naku, tignan natin guys ang lagay ng labas. Dahil ako ay lalabas ngayon at mamimili. Ay, Diyos ko, ayan, mataas na naman ang yelo. Grabe. Dumoble ang taas. Tuloy pa rin ang pag-ulan ng yelo. Tuloy pa rin ang pag-snow. Ayan lang, kasing taas na halos ng ano po. Ng pader. Ayan na yung pader. Konti na lang. Oh. Wala nang nakikita. Maulan pa rin guys. Naku. Malamig to pag lumabas ako. Grabe. A few moments later. Naku, 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 naku. Kung ganito sa Pilipinas, ano kayang mangyayari na sa atin? Marami sigurong maaapektuhan. Marami sigurong hindi sasang-ayon. Pag ganito sa Pilipinas, matatagdagan ka ng gastos. Alam niyo kung bakit? Kasi, mag-on ka ng heater para mainit sa bahay mo. Para mainitan ka kasi talagang napakalamig. Diba? It's either ang kuryente mo ang madadagdagan o ang bill mo sa gas. Diba? Ano pa? Hindi ka makakalabas masyado. Kasi maginaw sa labas. At saka madudulas ka lalo na pag nagiging yelo na yung ano, pag nagiging slippery na yung yelo. Dahil kapag natunaw siya, magiging madulas siya. Nako, baka mabalian ka pa ng buto. Baka mabagukan ka pa ng ulo. At isanipan ng ikadedo mo to. May mga ganyang instances dito, no? Pumapanaw dahil nabagukang ulo sa yelo. Meron naman mga nahuhulog galing sa bubungan kasi nagtatanggal sila ng yelo sa bubungan nila kasi bumibigit na yung bubong nila. Yung iba makikita na lang na dun sa yelohan. Hindi na gumagalaw. Naku po, nakakatakot yata yun. Nandito po tayo sa pag-ulan ng yelo dito sa Kalakhang, Maynila. Kumusta na po ba ang lahat dyan? Grabe. Ayan, nagbubuldoser na siya ng yelo. Buldo-buldoser, pag may time. Ayan, patuloy pa rin ang pagbubaksak ng ulan dito sa kalawakan ng Maynila. Grabe. May lola na mamala. Nagpapala ang mga lola. Hindi dapat ako lalabas. Kailangan ko na lumabas dahil bibili ako ng gatas ng aking mga anak. Ano po ba? Oh my God, nagpapala na sila. Pala-pala ng yan pag may time. Grabe, ano ba? Ang sakit na ng kamay ko, nanginginig na. Ala, may truck sa likod ko. Ano ba ito? Oh my God. Padadaanin ko muna siya. Actually, mahirap po maglakad pag maraming yelo. Mahirap po siya maglakad. Oh. Bumabaon po yung paa niya sa yelo. Hindi ka makakapagbisikleta. Hindi pwedeng magbisikleta kasi hindi naman tatakbo yung ano, madudulas. Hello ka. Ang mga sasakyan, madudulas din. Kailangan magpapalit ka pa ng gulong tuwing winter. Diba?
Yung startless ba tawag doon? Ewan ko kung anong tawag sa gulong na yun. Hindi ko knows. Kailangan palitan mo yung ano mo, yung gulong mo para sa winter. Diba? Doble gasas, ang dami-dami. Ano pa ba pwede? Naku, syempre. Sa Pilipinas, ano lang tayo, all throughout the year, ang attire natin, mga pwedeng pang summer, ganyan, t-shirt lang, okay na. Eh pag ganitong may winter, naku, kailangan po pang bumili ng mga winter outfits. Kakaloka, doble gastos, diba? At isa pa nga pala, kailangan mo magpala. Magpala ng mga snow sa labas, ng yelo. Lalo na kung hindi ka nakatira sa condominium. Pag sa condominium kasi, kasama na rin sa binabayaran mo yung pagpapala sa harap ng building nyo. Pero kung hindi ka nakatira sa condominium at nakatira ka lang sa sarili mong bahay at lupa, aba, nako, sasakit ang muscles mo, sasakit ang balakang mo siguro sa kakapala. Katulad na nakikita nyo sa video ko, ang dami nagpapala sa labas, diba? Hindi yata. Mahirap yata yun. Nagpapala ka, girl? Ay, hindi yata. Hindi ko yata bet yun. Pero minsan nagpapala ako. Patuloy natin ang pagbablog. Kaloka. Ayan. Ano ba to? Tumubog na yung mga sasakyan. Tulong po. Ano naman ang mga advantages? Siyempre, pag winter, lumalabas na yung mga winter sports, ganyan, skiing, ganyan, ice skating, mga ganon, hockey, and chanis. Para naman nag-sports ako, no? Hindi ko pa nasubukan yung lahat. It's already past 3, bago mag 4 p.m. Ako'y kailangan lumabas at bumili ng gatas ng aking alaga. At patuloy pa rin po ang ating paglalakad. Patuloy pa rin tayong naglalakad papunta sa grocery daw yun. Ayan, finish. Namalengke po ako ng konti. Ako'y namalengke ng kaunti at lakad ulit tayo. Punta tayo sa isang tindahan kung nasaan doon ko mabibili ang pagkain ng aking mga alaga. Siyempre pag winter, nandiyan na, dumarating na yung mga winter occasions, yung mga festivals, ganyan. Like dito, yung sa Sapporo, yung snow festival, yan, every February. Maraming turist na nagpupunta, ganyan. Tapos ano pa ba, masarap kumain ng ramen, lalo na pag winter, ng mga may init na sabaw, ganyan. Higop-higop lang dyan, girl, ng may init na sabaw, masarap yan. Ayun, shala-shala, masarap, may yellow-yellow, walking ka sa snow and channeling, marami kang ipopost na picture. Para sa dyan, sa mga nagpo-post dyan, marami-marami, ganun-ganun, konting ilan-ulan lang ng snow, magkukuha na ng video and everything, like me. Ano pa ba? White Christmas. Oo, yung White Christmas, diba? Usually pag Christmas kasi naulan ng snow. Nag-snow siya, diba? May keme-keme maranasan maminsan ng White Christmas. Pero maginaw, girl, hindi ka pa rin makakalabas. Labas ka sandali lang, Diyos ko. O kaya lalabas ka, balut na balut ka. Kakaloka. Hindi mo na namamalayan, tumutulo na pala ang sipon mo. Kalurky. Ayan, finish na ako. Nakabili na ako. And nakabili na ako ng toilet sheets nila. And I'm going home. Tatawid ako. Tawid na tayo. Oops! Nasa risa po ng tren. Yan, wait lang tayo sa stoplight. Uy, may tindahan o na. And flowers. Ayan, tawid na tayo.
madulas, dahan-dahan. Dito na tayo. Oh, kita niya guys. Ayan ang aking dalagay pa-uwi. Oh my God. Maulan ng yelo, humahangin pa. At may mabigat pang dala. Ano ba yan? Ang paligid natin ay puti. Puting-puti po ang paligid natin. Oh my. Ayan, uwi na tayo. Uwi na ho tayo. Siguro pag uwi ko, magpapala lang ako slight. Very, very slight lang. Slight lang sa aking, ano, sa harapan ng aming building. Kasi I'm sure makapal na. Makapal na siya doon. Nilalakaran ko, oh guys, pinong-pino yung snow. Nakikita niyo ba? Pino, hirap maglakad ha. Natutumba-tumba lang ne. Nakakaasar malakas pa ang amin. My God. Para sa akin, okay lang talaga ang may winter. Kaya lang, sana hindi kasing ganito ang dami ng yelo. Yung parang tipo bang malamig lang pero walang masyadong snow. O mag-snow man, hindi naiipon ng ganyan kadami. Parang hanggang baywang mo na ang yelo. Pag naipon, pag hindi mo binuldoser, aabot na yata sa baywang. Ano ba yan? Paano ka pa makakalakad yan sa yelo? Mahirap nga maglakad sa baha, pero mahirap din maglakad sa yelo. Naku po, akala nyo lang girl, masarap, hindi din. Okay lang yung ano, yung winter pero walang masyadong yelo, nakakasakay ka pa ng bisikleta, 'di ba? Hindi ka pa nadudulas, 'yan. Effect-effect lang yung may winter. Kaya lang kung sa Pilipinas pa rin, hindi pa rin pwede talaga kasi yung mga bahay natin doon walang insulation, talagang mamamatay tayo sa ginaw, girl. Masarap, maranasan talaga ang mga snow-snow dyan. Kaya kayo, ini-invite ko kayo. Kung gusto nyong maranasan ng snow, go na kayo, come na, book na ticket. Hindi pa, pandemic, tsaka na lang, pag okay na ang lahat ha. Siguraduhin yung December, January, February, ganyan. Until March, bihira yan. Yung bago matunaw ang yelo para benga-benga ang inyong pagbabakasyon, di ba? Makapagsuot kayo ng mga winter outfits dyan. Okay, okay girls, hanggang dito na lamang tayo. Sana po nag-enjoy kayo sa ating episode today. Thanks for watching. Ito po si Kay na nagsasabing, enjoy lang po kayo sa buhay para hindi malumbay. Mata ne!